dahil din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisi, ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na yun, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoon Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahan tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami na mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos, at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Aswero, upang maakit ang kanyang puso, na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin, at sa gayon mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako ngayon, nag-iisa,
at walang ibang maaasahang tutulong, kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayoyoko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Diyos ko sa gawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y kawin mong wagas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kaniya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moses at ng turo ng mga propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa ang Ebanghelyo ngayon ang ating maging gabay sa ating paglalakbay ngayong araw. Ang hindi natin kayang maabot ng kamay,
ay kayang abutin ng pagdarasal. Ganito kaalwan ang Diyos. Ganito kabukas ang kaniyang awa, ang kaniyang biyaya. Ito ang kaniyang pangako. Humingi, humanap, kumatok. Lahat ng lumalapit sa kaniya ay hindi mabibigo. Pero marami sa atin ang palagi ang nagsasabi, bakit parang hindi ako pinakikinggan ng Diyos? Tatlong bagay. Ang panalangin natin ay dapat simple, totoo, at consistent. Simple, totoo, at consistent. Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kaniya. Sa parte ng Diyos, sa parte ng Poong Jesus Nazareno, there is no question about it. Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kaniya. Wala na tayong tanong doon, dahil ang paraan ng Diyos ay paraang hindi kayang sukatin ng kaisipan ng tao. Wala nang tanong sa parte ng Diyos. Ang tanong na lang ay sa parte ng humihingi. Anong klaseng tao ka na humihingi sa Diyos? Ano ang iyong hinihingi sa Diyos? Ito ba ay simple? Ito ba ay totoo? At ito ba ay consistent? Pagsasakay kayo sa jeep o sa bus, magbabaon kayo ng maraming pasensya. Lalo na sa panahon natin ngayon na super traffic. Bakit? Dahil hindi ikaw ang magdidikta ng bilis o bagal ng takbo ng sinasakyan mo. Kung ikaw ay magdarasal at hihingi sa Diyos, hindi ikaw ang magdidikta kung kailan at paano ito ibibigay. Hahayaan mo ang Diyos na maging driver ng buhay mo dahil alam niya ang saktong oras, saktong araw at saktong pagkakataon kung kailan ibibigay ang panalangin iyan. Ang Diyos na siyang Diyos ng habag, awa at biyaya ay sukat kung ano ang dapat para sa isa. Kailangan ito ay simple, totoo, at consistent. Hindi pwede na isang beses ka lang pumunta sa Quiapo, humingi ka sa Poong Jesus Nazareno, gusto mo, paglabas mo ng simbahan, andyan na ang hinihiling mo. Tandaan natin, bago nagkaroon ng pagkabuhay, ay mayroong 14 na istasyon. Pero ipinakita ni Jesus ang kaniyang consistency na tayong lahat ay matubos sa kasalanan. Ang tanong, anong klaseng tao akong humihingi sa Diyos?
ako ba ay may pagpapakumbaba o ako ba ay oportunista? Pagpapakumbaba na ibinibigay ko ang sarili ko sa Diyos at hinahayaan kong siya sa kaniyang tamang panahon, in His time, He will fulfill my prayers. O ako ba ay oportunista na nakikilala ko lang ang Diyos sa oras ng aking pangangailangan? Tingnan po natin ang ating mga sarili as someone who is asking God. Tingnan natin kung ano ang buhay ko ngayon, na deserve ko ba na bigyan ng Diyos ng lahat ng aking hinihiling. Kung deserve ko ang aking hinihiling, deserve din ng Diyos na ibalik ko ang pasasalamat sa Kanya sa lahat ng oras ng aking buhay. Kung hindi ko deserve, sa makatuwid, meron akong dapat ayusin. Ano yung aayusin ko? Aayusin ko ang sarili ko upang tumugma ako sa gusto ng Diyos para sa akin. Aayusin ko ang sarili ko, ang pamilya ko, ang relasyon ko, ang trabaho ko, para yung biyaya ng Diyos ay maayos ding darating sa akin. Ang basong puno na ng tubig, kailanman hindi magiging sapat sa taong palahingi sa Diyos. Kailangan muna nating bawasan tayo yung basong puno ng tubig. Nabawasan natin ang laman, bawasan natin ang yabang, bawasan natin ang kasalanan, bawasan natin ang pagkagalit, bawasan natin yung mga bagay na nakakasama sa kaluluwa upang ang Diyos naman ay magkaroon ng espasyo at magkaroon ng pagkakataong pumasok sa ating puso. Huwag nating hayaang babulag tayo ng oportunista ng pangangailangan. Minsan sa kawalan, doon mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong magsasawang manalangin. Huwag tayong mapapagod manalangin. Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit ng may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan, sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa panalangin kahit tayo'y pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay. Manalangin tayo.
Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pandinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat galako pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasama ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo.
Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ could be saved.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkalob mo ngayon at sa hinaharap na idulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,